Sorta na nga mga Habibis, excited ako ngayon. First time ko kasi maggagawa ng asado bun. So gagawa ko ng tinapay, tapos lalagyan, mag-stuff ako ng asado sa loob. So first muna, maggagawa muna ako ng dough. So meron akong warm milk dito, isang cup. Tapos meron akong 4 tablespoon ng sugar. Lagay natin, yan. Tapos, inis din natin ang, ito binibili ko sa palengke. Yeast, active yeast. Ah, instant yeast, yan. Lagay natin yan. Tapos haluin lang natin. Yan, haluin natin siya. At isa-set aside natin ng 5 minutes. Habang nakaka-set aside yung ating milk na may yeast, mag-sift na tayo ng 4 cups ng all-purpose flour. Ayan. Mag-sift tayo. Yan. Ito na yung last batch ng ating sinisip. Yan. Ito na ako naka-ready. 1 teaspoon ng salt. Yan. Nalagay ko lang yan. Tapos, mix lang natin mabuti yung flour tsaka yung salt na nilagay ko. Ayan. Ito na yung ating flour. Tapos, lalagyan ko na siya ng egg. Okay, lagyan natin ng egg. Isang itlog. Ayan. Okay. Yun. Yep. Tapos, ilagay na natin itong ating milk na may yeast. Ayan, oh, nag-activate na yung yeast natin. Oh. Ayan. Lagay na natin. And then, pwede na natin siyang haluin. Ayan. Oh. So, yun na nga guys. Nag-adjust ako ng konti kasi napansin ko yung texture ng aking dough is parang para siyang dry na dry. So, nagdagdag pa ako ng half cup ng milk. Yan. Tapos, ito na siya. Pero hindi ako mahirapan na magmasa. Gagamit ako ng hand mixer. Yan, ito. Yan. Tapos, lagyan natin ng soft butter. Yan. Tinansya ko lang. Dapat na 40 grams. So, yan. Tinansya lang natin. Ayan, dahil napagod na ako pag-aaral ng hand mixer at hindi ko pa rin ma-achieve yung gusto kong consistency, gagamit naman ako ng stand mixer. Ito, lagay natin. Hindi pa ako satisfied dito. Lagay natin dito. Let's see kung ano mangyayari. Nangaray na rin ako. Ay! Okay. Ayan, nag-oil na ako dito. Ay, just na rin ulit. Ito na. Satisfied na ako dito. Hindi ko na kaya maghintay. Okay na to. Mga 3 minutes ko lang pamasahin ng kamay. Ayan, nilagyan ko ng oil itong isang ating bowl. And then, ilalagyan na natin itong dough natin. Ilalagyan natin ng oil yan. Yan. Tapos, i-cling wrap natin yan maya-maya. Para paalsahin ng mga 1.5 hours or 1 hour, bahala na si Batman. Lagyan na natin ng cling wrap para paalsahin hanggang sa mag-double yung kanyang size. At takpan natin ng cheesecloth. Yan. Tugulin natin para sure. Okay, balikan natin mamaya after 1 hour or so. So habang pinapaalsa natin ang ating dough, tinapay natin, magluluto tayo ng filling para sa ating asado bun. So, mag-gisa na tayo. Bawang. Ay, mahirap yan. Next naman natin ilagay ang sibuyas. Yan. Tapos, gisahin lang natin yan. And then, after natin mag-gisa ang bawat sibuyas, lagay naman natin itong pork. Cubes yung ginawa ko dito. Kasi pang filling siya. Yan. Tapos, sasangkutsaan lang natin yan ng very light. At palalambutin natin mamaya. Pero titimplahan muna natin ng mga kampalasa. So ito na. Medyo nasangkutsa ko na ng very light itong ating pork. So titimplahan ko naman siya ng mga kampalasa. At ito tansya lang ako guys. So nagyay ko ng toyo. Ang kagandahan dito sa aking toyo na select soy sauce, hindi siya masyadong maalap. Diba? Nagyay ko ng toyo, maglalagay din ako ng oyster sauce. Yan. Ano yung dito? Asado. Ang feeling natin sa pandesal. Ah, pandesal yan. Tapos lalagyan ko din ng brown sugar. Sarap niya. So, tansya-tansya lang ako magawa, guys. Yan. Tapos, ayan, oh, haluin na natin ganyan. Ayan. Mamaya, titikman ko kung okay na sa akin yung lasa. Pero, yan. And then, lalagyan ko rin siya ng paminta.
natin palimutan. Nagkainit ako ng water, lalagyan natin ng tubig. Para palambutin pa natin yung karne. O, pakita mo ako. Yan. Papalambutin pa lang natin, papalambutin pa natin mabuti yung karne. Yung... Ayan, medyo malapit ng maluto. Nilagyan ko pala siya ng star anise at saka ng konting daong ng laurel. Nakalimutan ko kanina. Para lang dagdag aroma at saka lasa. Luto na yung ating pork, malambot na. Lalagyan naman natin ngayon ng slurry. Para maging saucy yung ating sabaw. Ayan, tingnan mo ate. Pakita mo ate. Ayan. Lalagyan na natin ng... Bago. Slurry para... Ang palapo. Ang palapo. Ng ating... sauce. Ayan. Papalamigin lang natin tapos... Balikan na natin yung ating pinaalsa. Tingnan natin. Ayan! Nag-double na yung size, diba? Lumaki. Nagbukas na rin ako ng kamay. At yun na, i-ano na natin. I-ano lang natin ng konti. Masamasahin ng very light. Ayan, may dalawa tayo. Magpipirapeso tayo. Tansya-tansya lang gagawin ko. Pansarili lang naman to. Ayan, yeah. Maglagay na tayo ng feeling. First time kong gumawa nito, dapat siguro hindi masyadong malaming sabaw para, diba? Opo. Para mag-ensure. Para hindi siya lumabas. Lumabas, diba? So, lagyan natin lang mga karne. Tapos, isara na natin. Ayun na, Ate Ros. Ayan. Perfect po yan, sir. Hindi lumabas. Ha? Hindi lumabas yung gamay. Oo. Mamaya siguro lalabas. Okay. Ano yung mga ginawa ko? Pakita mo, Justin. Ito pa. Ayan. Tapos, ipapasok na natin sa oven. Maya-maya, pinapainit ko na yung oven. Ayan, ready na sa oven ang ating mga asado bun. Pak! Okay. Lagyan na natin. Oh my God. Ito na. Ilagay na natin ang asado bun. Oh, yeah. Oops. Okay. Lagyan na natin sa ilalim. Okay. Ay. Yan. Bake na natin hanggang sa maluto. Nakakaloka, Ate Rose. Nakalimutan kong lagyan ng egg wash, yung ibabaw. Sabi ko, diba, ito sa lagyan ko nung egg na may milk? Nakalimutan ko. Ayoko na tanggalin kasi pag tinanggal ko yan, kukulubot yan. So, kaya na lang natin. Next time na lang. Mukhang luto na yung nasa ibabaw. Kunin na natin nasa ibabaw. Ay, okay. Wow, ang ganda ng karne ko. Ayan na, Ate Rose. Ililipat ko lang yung nasa iyo. Ah, dahil hindi tayo nakapaglagay ng egg wash, gawa tayo ng paraan, lagyan akong butter. Habang mainit pa. Ito na ang ating first batch. Iba't iba ng laki, sorry na. Ah, tingnan mo, Ate Rose. Kumuha ka na isa. Tingnan natin kung ano yung last na. Oh my God! Umuusok pa. Sige, umuusok tikman mo. Kung yung lasa, mainit. mainit. Sabi ko na eh. Ang sarap. Oh my God, excited ako tikman. Ka. Tingin ako. Ayan ang ating asado bun. Panalo. May pandesal ka na, may ulam ka pa. Diba? Yay! Isang kain lang, busog ka na. Opo. Justin, kain tayo. Halika, tikman mo. Tikman mo yung kalahati ni Ate Rose. Hindi daw niya kayang ano, titingman lang daw niya. Ayan, at kakain pa tayo ng kanin mamaya. Ayan ang ating asado ban, mainit-init pa. Masarap. As in? Yes. Wala si Happy David. Pag-uwi ni Happy David galing Tagaytay, nag-host kasi siya ng event ngayon. Papatikim natin yan. Nen, tikman mo itong niluto ko. So, asado ban. Al! Ikaw nagawa nito! Oo, tikman mo. Parang siyapaw, baby. Oo, parang may siyapaw. Itlog? Ha? May itlog? Ayaw nga, ano daw tiligyan ko next time? Nung boiled egg. Tikman mo muna. Tikman mo muna kung masarap. Oh my God. Ikaw hindi mo pa na-try buksan, no? Hindi, kanina tinignan namin ni Ate Rose. Buksan? Yes. Okay. Okay. Let's see. Smells good. Oh my gosh. Uy! Ano?
Unlike sa mga binibenta sa mga tindahan na parang konti nito, siksik na siksik, tapos nipis yung bread, so, you know, this is perfect. Tingnan mo muna. Tingnan natin kung lasa. Buksan mo, head in. Ayan. Yan nga, o. Punuan. Hindi pa ako malunong masyado eh. Tingnan natin. First time. Punuan nga, baby, o. Sige. Parang gusto ko mas marami next time. Oo, hindi pa pala meron pang part na makapal pa. Oo, yes. But it's okay. Malalaki nga yung asado mo eh. Tingnan. What is this? Asado talaga? Asado bun. Oh, asado. Madami yung karne? Asado. Parang may mas masarap. Ano? Yung pagmamahal mo. Lo? Ang talak, baby! Pwede na sa first time? Mm. Next time lalagyan ko ng egg, no? Tama ka, maganda idea yan.